May magandang chick sa tricycle. Ayan, nakaangka sa likuran. Maganda si ate. Hello, te. Yes. Alright. What's up, mga bro? What's up, mga pare ko? Yun, nakapag-upload din tayo sa tagal ng panahon. Medyo busy lang talaga, kaya yun, hindi makapag-vlog. And ngayon, dahil sa pauwi ako ng Angat, Bulacan, naisipan ko magkwentuhan na lang tayo. Kasi meron akong gusto pag-usapan, yung mga minor issues? Minor issues ni Honda Beat FI. Kasi hindi naman talaga perfecto yung pagkakagawaan ng mga motor, syempre, di ba? Meron talaga siyang magiging issue. Pasalamat na lang, dahil yung mga issue na to dito sa Honda Beat FI ko ay minor lang siya. So hindi siya malala or katanggap-tanggap pa. Kumbaga, parang iintindihin mo lang. Siyempre, meron akong top 5 na issue ni Honda Beat FI. Para na rin to dun sa mga nagbabalak bumili and or kumuha ng motor na to. Kasi, yun nga, kahit sa mga group, sa mga sinalihan kong group na sa Facebook, nakikita ko talagang, siguro yun talagang issue talaga niya. Kasi kahit ako, based on my own experience, talagang nararanasan ko yun. And di naman siya palala, okay lang, tolerable naman yung mga issue na yan. So ano nga ba yung mga issue na nararamdaman ko dito sa Honda Beat FI ko? So syempre top 5, so syempre umpisa natin sa una, dun sa kabig. Yung motor talaga na to, kahit nung unang pagkabili ko pa, may kabig na talaga siya, di ko alam kung saan yun. Pero talagang hindi lang pala ako yung nakakaranas ng ganong klaseng issue, dahil kahit dun sa group, meron at meron, marami pa kami. O lahat nga siguro ng owner ng Honda Beat FI ay nakakaranas talaga ng ganon, yung kabig na ganon. Ito yung pagkaliliguan ng pakanan, kumakabig naman siya ng pakaliwa. Di ko alam kung automatic ba siya. yun ang una kong issue na naramdaman dito kahit nung bago pa siya. So pangalawa, yung gulong talaga niya, talagang dahil nga siguro sa hard compound yung gulong, medyo madulas talaga siya, and then matagtag. May mga ganun talaga siyang pakiramdam. Pero okay naman siya. Kaya lang konting ingat na lang talaga, dahil nga sa hard compound yung gulong, madulas talaga sa kalsada, lalo na doon sa mga gutter na bigla kang kukuha ng linya. Nako, nakakatakot. Kaya mas okay siguro palitan na lang yung gulong. Hindi na muna ako nagpalit ng gulong, kasi nga siyempre nanghinahing din ako sa gulong bago pa, di ba? Kaya ang ginawa ko, binabaan ko na lang yung PSI niya. So wala lang siya, medyo malambot siya ng konti, hindi kagaya nung stock talagang PSI niya. Hindi ko sinunod yun, dahil ang nakalapat lang kasi sa gulong, napapansin ko, kaya madulas din talaga siya bukod sa hard compound yung gulong. Yung gulong niya is kuwan siya patulis, kaya yung nakalapat lang sa gulong, pagka matigas yung PSI niya o mataas yung PSI niya, is yung dulo lang ng gulong ang lumalapat. Kaya yun, madulas talaga. Kaya ginawa ko, binabahan ko siya yung para siyang aplat ng konti. Yun. So yun, hindi siya madulas, then hindi siya ganun katagtag. Okay. So doon tayo sa pangatlo. Yung vibration. Siguro alam din ng mga Honda Beat FI owner to, tsaka user, yung vibration niya sa unang start talagang nanginginig talaga yung motor. Di ko alam bakit, pero pagka tumakbo ka naman, wala na siya eh. Nawawala na yung vibration niya. Kahit napatakbo ko na siya ng 100, top speed ko dito talaga, napatakbo ko na siya ng 105,
wala naman siyang vibration. Ang nangyayari lang, pagka unang start talaga niya, talagang grabe yung vibration, tapos nanginginig pa nga yung rear fender eh. Talagang nanginginig pa siyang ganun. Di ko alam bakit. Siguro, okay naman siya. Wala naman ako nakikitang vibration or nararamdaman vibration pagka tumatakbo. Doon lang talaga sa starting na ganun, pag naka-center stand siya. So, ayun. Punta naman tayo sa pang-apat na issue na nararamdaman ko rito. Tsaka, ayong ayaw ko. Yung mud flaps doon sa papuntang throttle body niya. Yung sumasalo doon sa putik. Hindi ko alam bakit ganun yung naging engineer nung o engineering nung takip nung throttle body niya papunta dun sa makina. Kasi kailangan mo pa talaga siya ng tire hugger, hindi na lang dapat nung binili na lang natin yung Honda Beat FI, may tire hugger na agad siya kasi ang hirap linisin, nasa ilalim kasi siya eh, kaya talagang medyo mahirap talaga siyang linisin. Kaya, yun, lagi siya napuputigan. Minsan, kahit ambon lang, narurumihan na agad siya. So, mas maganda nga siguro may tire hugger. So, yun lang naman. Sana yung mud flaps na nilagay nila, sana hinabahan na lang nila din. Katatakpan talaga yung buo. Hindi yung kapiraso lang na mud flaps. Eh, ayun, napuputigan pa rin. Sunod, para sa akin, yung minor issue pa na isa, yung battery tray. Yung battery niya nandito sa may footboard. Ang nangyayari, para sa akin lang to ha, kasi meron akong biniling footboard na plastic and then may tornilyo siyang apat. Ang nangyayari, pag naputulan ka ng fuse na may ginagawa ka, halimbawa, biglang nagkamali ka ng connection, tatanggalin mo na naman yung apat. Then, meron pa akong tawag dito put bar ito, yun na yung yan yung put bar na yan, meron pa ako nyan, kaya tinatanggal ko pa yan. Grabe, ang hirap. Minsan nagpapalit ka ng fuse, nandun sa ilalim yung fuse, tatanggalin mo na naman lahat. So sobrang dami niyang tinatanggal muna bago mo ma-access yung battery niya at saka yung fuse box. So, di ko alam. Pero siguro kaya nila nilagay dun yun. Dahil, yun nga, lumaki yung compartment ni Honda Beat FI. Kaya siguro nilagay nila dun yung battery tray. Yan lang kasi talagang minsan, nakakaasar kasi dami mong tatanggalin para lang makuha mo yung baterya. So yun lang naman yung top 5 na nakikita kong issue para sa akin. So based lang to sa experience ko ah. Bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit. Sana naman eh. Based lang to sa experience ko ah. Yun lang naman. Minor lang siya. Minor lang siya, kaya yun, nasabi ko lang yung mga ayaw ko dito kayong Beat FI. So, nakagandahan lang talaga sa motor na to. Yun, sobrang tipid niya sa gas, grabe. Para siyang patipid, para siyang, kuhan, gas saver talaga. Patipid pa siya ng patipid habang tumatagal. Kaya nakakatuwa yung motor na to. Yun, so, yun lang guys, yun lang naman yung top 5 na issue na nararamdaman ko dito kay Honda Beat FI. So, yun, kayo, baka meron kayong nararamdaman pang iba. So, yun, comment down below lang sa comment box. And then sabihin nyo rin kung nararamdaman nyo rin yung nararamdaman ko dito at issue dito sa Honda Beat FI na to. So, hanggang dito na lang tayo guys. And yun, going to bypass road na tayo. So, thank you very much sa panonood. And yun, kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Bye-bye!